Basta usapang trending at record-breaking, naku, hinding-hindi kami pahuhuli dyan. Kaya ang mga kwento natin ngayong gabi, naku, siguradong puno ng inspirasyon, impormasyon, at good vibes. O, diba? Ako si Corina. At ito, ang Rated Corina Digital. Handa na ba kayo? Buong mundo, pinapakinggan at pinakikinggan ang mga kanta ng kilalang-kilalang Korean boy band na BTS. Nung isang linggo lang, nako, pinag-usapan na naman sila ng husto. Bakit? More than 100 million views ang kanilang kantang Dynamite. Kaya ngayon, makiindak at makisabay tayo sa ultimate pasabog ng kilalang mga global phenomenon at record breakers, BTS Idol! Record Breakers! Yan ang bagong bansag sa pinakasikat na Korean boy band ngayon, ang BTS. Dynamite, ang kantang yumanig sa buong mundo. Wala pang 24 oras nang mailabas ang kanilang music video, nagkaroon agad ito ng record-breaking na 101.1 million views. Pinakamabilis at pinakamarami sa history ng views sa YouTube. Hanggang sa mga oras na ito, milyong ARMY pa rin ang nakikisabay at nakikiindak. Ngayon ay nasa mahigit 277.6 million views na ang kantang Dynamite. Matapos pagkaguluhan ng kanilang kanta nang ilabas noong August 21, patuloy ang kanilang tagumpay at kasikatan sa buong mundo. Ang kauna-unahang full English song na Dynamite dinala nila sa world stage. Nag-perform sa 2020 MTV Video Music Awards sa New York. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanta nilang Dynamite nag-number 1 sa Billboard Hot 100 sa Amerika. Sila ang natatanging All South Korean para pagharian ang Hot 100. Pero bago maging mga hari ang grupong BTS, muli natin silang kilalanin at balikan ang kanilang Road to Kingdom. Taong 2010, binuo ng Big Hit Entertainment ang grupong Bangtan Boys. Mayroon itong 7 miyembro. Si RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Bui, at Jungkook. June 13, 2013, nang ipakilala sila at ilabas ang kanilang album na Too Cool for School. At mula noon, ang bawat kanta na kanilang ginagawa, nagiiwan ng marka. Bawat liriko, tumatalakay sa iba't ibang bagay. Mula sa pagbibigay ng pag-asa, pagtutuwid ng maling gawa, hanggang sa pagtuturo kung paano pahalagahan at mahalin ang sarili. Maliban sa mga hit na mga kanta, nakilala din sila sa mga sold-out concerts. At ang Pilipinas, ang isa sa mga paborito nilang bisitahin at haranahan. I remember, ikaw rin ang nagdala ng BTS for the first time sa Pilipinas. Naku, mga baby pa lang din sila noon. Hindi mo inasahan o inasahan mo ba na ganun kalakas ang magiging impact nila doon sa pagpunta nila sa Pilipinas? Well, the very first time we brought them in, arena, Mowa Arena already. So they were so shocked. They didn't want to do it arena sana kasi they were new pa lang. But then I wanted to do arena so they get that feel of something big. Pero I did not open the whole arena. I only sold until lower box. I could have sold more and earned more. Pero during that time kasi I really wanted them to sell out their show. Very first show in Manila, it was sold out.
Sa unang pagbisita ng BTS sa Manila, ang mga Pinoy humanga agad sa kanila. Ang mismong producer ng concert na si Happy, napahanga sa kabaitan ng mga binata. Ano pa yung ibang mga behind the scenes na naranasan mo with them? Are they mabait? Mabait ba sila? They're very, yes. They're very down to earth, and what the first time they came here, they were very interested to really know how much fans know them. So during that time, we did a parang high touch event with BTS, wherein the fans get to really talk to them and high touch and touch their hands. And after that, they went to Malate, they tried the food there, they went around. They really were interested in the Philippines. Eh. So yeah, I believe they really had fun. Tatlong beses nakapag-perform ang BTS sa Manila taong 2014 para sa The Red Bullet Tour. 2016 para sa Live on Stage at Live Trilogy Episode 3, The Wings Tour noong 2017. Lahat ng kanilang show sa Pinas, sold out. So itong 2017, super laki na nila noon. I mean, talagang worldwide phenomenon na ang BTS by that time, di ba? So nagbago ba sila? I really like them because they, from the first day they came to the Philippines until the last one, the Wings Tour, they remembered our team. They remember the food that I served them, which is from our restaurant. And then basically they are very aware with what's happening to their show, to their rooms, to their backstage, everything. So in that sense, I feel like they did not change when it comes to their attitude towards their people and their fans. Ang kanilang fans naging importanteng susi sa taas ng kanilang narating. Tinatawag silang ARMY o Adorable Representative MC for Youth. Ang bilang ng ARMY sa buong mundo, record-breaking din. Aabot sa mahigit 136.4 million fans. At ang pinakamaraming bilang ng ARMY nagmula sa ating bansa. Kinilala namin ang BTS PH, Bangtan Boys Philippines. My gosh, Mirza, 100,000 members mahigit para sa kauna-unahan ng biggest fan club ng BTS sa Pilipinas. Masunuri naman po ang mga armies and very, very, ano nga po sila eh, pag may sinabi kayo, nakikinig, very supportive, tsaka, ano, they're always willing to help. And then, yun yung hindi kami nahirapan. Kasi, alam mo yung gusto namin kasi united kami. Gusto namin ipakita sa BTS, sa Bangtan Boys, na ano kami, united kami through them. Iba daw ang mga ARMY. Gumagawa ng mga event at kuminsan ang kanilang pagsasama-sama para sa kawang gawa. Ever since nagsimula kami, we have created projects, events, to gather the fans. In that way, we can show our unity. So, the projects, we have like birthdays nila, sine-celebrate namin every year. Pito yun. So, pito ang isa-celebrate isa-isa. Every, depende sa month ng birthday nila. And then, yung events namin, usually, we, all funds go to a certain charity. Napili namin. Nagkakaisa kami lahat kasi gusto namin tumulong because we are inspired to do what BTS has taught us what to do this. Si Ave Gale, isa ring ARMY. College student pa lang daw siya noon nang simulang suportahan ng grupong BTS. Kasabay ng pagiging fan, si Abigail gumawa ng paraan para may pagkakitaan naman. Sa maliit na puhunan, pinasok niya ang pagdidisenyo ng mga BTS na damit at kanyang inaalok sa kanyang online tindahan. May mga balita pa na magko-concert daw yung BTS, ganun. So,
siyempre college student, wala pa akong sariling income noon, bali parang umaasa pa ako sa parents ko noon. So para maka-attend ako nung concert, para naisip ko na magbenta ng merch. So what I did is nag-design ako ng mga shirts na related sa BTS. Tapos naghanap ako ng pwedeng supplier. Tapos si Ate Mona, so parang sinabi ko sa kanya na wala akong pangkuhunan since student lang naman ako. Kuha ako ng mga orders, parang payment first. So parang kung ano yung binayad sa akin ng mga customers dun sa street, yun din yung ibabayad ko kay Ate Mona. Tapos parang pinatungan ko lang siya para magkaroon ako ng income. Habang tumitibay ang kanyang paghanga sa BTS, siya namang paglago ng kanyang negosyo. Mula sa mga t-shirts ay nadagdagan pa ito ng iba pang merchandise tulad ng posters, photo cards, stuffed toys, at maging mga inumin na may mukha nila, mabenta. Pero ang palaging hanap ng kapwa daw niya ARMY, mga pre-ordered items na mula pa sa Korea. Ang latest albums nila at ang official concert Lightstick ng BTS. Per K-pop group, meron silang sarili-sariling style ng Lightstick. So itong Lightstick na to is solely for BTS. So if you have this one, parang you really support them. Kung si Abigail ginawang negosyo ang pagiging ARMY, eto namang si Diane, ultimate collector ng BTS memorabilia. Ang kanyang kwarto punong-puno ng mukha ng mga miyembro ng BTS, mula posters, album, standees, unan, at signed pages ng kanyang fan sign, dito mo makikita. Pero ang pinakapaborito niya sa kanyang mga koleksyon, ang mga photo cards ng 7. Umabot na nga sa halos 4 milyong piso ang nagagastos niya para sa mga memorabilia. Hindi naman talaga ako like nagpa-fangirl, pero sila nakuha nila yung attention ko. Then for the collection naman, I just started collecting the albums. Tapos dire-diretso na siya na nag-collect na ako ng lahat ng nire-release nila and yung mga previous releases na hindi ko naabutan. Hindi na mapigilan si Diane. Dumami ang kanyang koleksyon. At para hindi masayang ang kanyang pinag-ipunan, nagtayo na siya ng kapihan. At syempre, lahat ng nasa loob may mukha ng Bangtan Boys. I wanted a safe space for us na kami lang yun nandito. Although, welcome din naman kami sa iba, pero it's really made for ARMY po. ARMY can expect na pwede sila dito mag-celebrate ng birthday, kahit birthday nila, gusto nila i-celebrate with the feeling na kasama nila yung BTS, so pwede sila mag-celebrate dito ng mga birthday. Ganun. Solid talaga ang samahan ng ARMYs sa buong mundo. Iba magpakita ng pagsuporta at pagmamahal sa kanilang mga idolo. At sa katunayan, sila ang tunay na nasa likod ng tagumpay ng kantang Dynamite. So lahat kami nagsanib-sanib kang pwersa para ma-reach namin yun. So when we were able to reach and get that goal, parang sobrang overwhelming na parang nakakaiyak kasi yung pagod namin, sleepless nights na pag sleepless kami, lagi tayo naka-stream kami sa YouTube, kanya-kanyang open ng laptop, cellphone, tab. So tapos ano pa kami, we constantly connect with other fan clubs din sa ibang bansa. So shifting kami after ng Asia, Europe naman, US naman. So continuous yung streaming namin, kaya nabuo namin yun. Oh, so sobrang God. Happy, oo. Duper, 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 duper amazing worldwide phenomenon. Hindi na talaga mapipigilan ang malabagyong kasikatan ng BTS. Buong mundo hinagupit ng kanilang lakas ng dating at galing. Kaya maging kapwa nila celebrity, todo support din.